What up mga kaigang? Ang sarap talaga manood ng movie pag malaki yung screen eh, no? Kaso pag mas malaki yung TV, mas mahal eh. Gagastos ka pa ng 20,000, 40,000, or 50,000 mahigit. Depende pa yun sa model ng TV. Pero ngayon, pwede na nating ma-enjoy manood ng movie ng up to 150-inch for less than 4,399 lang. Nakatipid ka na, nag-enjoy ka pa. Ito ang X-Godi Portable Smart Projector. Alam ko ngayon nyo lang narinig tong X-Godi. Isa sila sa mga rising brand ngayon na nagde-develop ng mga iba't ibang affordable pero quality gadgets katulad ng mga portable smart projectors. Bali naka native 1080p, full HD na to. Tapos yun, kung mapapansin nyo yung layout niya, parang yung projector ng Samsung, yung Samsung Freestyle. Pero yun naman kasi nasa 35,000 pesos, hindi pa kasama yung shipping. Tapos compare dito sa X-Godi, less than 4,399 lang to. So yun lang naman mga kaigang, kaya i-unbox na natin to. Okay, buksan natin dito sa taas. Nandito kagad yung styro, yan. Tapos yung X-Godi Smart Projector. Tanggalin muna natin. Lagay muna natin dito sa gilid. Meron pang isang box. Yan. Nandito na yung power adapter. Yan. Tapos yung remote. Yun, simple lang din. Ito na rin yung HDMI. Tapos yung manual. Okay, tapos muna natin yung iba. Tanggalin natin sa plastic. Whoop! Tapos may plastic pa sa lens. Tanggalin natin. Whoop! Yung layout nito parang Samsung Freestyle, Canon type yung design. Na-adjust natin to ng 180 degrees para flexible yung angle kung saan nyo gusto itapat yung projector. Tsaka napaka-lightweight lang nito kaya madaling bit-bitin. Bago pala natin i-check tong X-Godi Smart Projector, check muna natin tong remote. Teka, meron pa tong battery. Check nga natin. Yan, wala pa lang kasama. Kuha muna tayo ng battery mga kaigang. Bali, napakasimple lang ng remote niya. Halos parehas lang sa TV. Yan, power button, mute button. Yan, Miracast for Android for screencasting. Tapos AirPlay naman for iOS. Tapos andito yung mouse mode. Up and down, left and right. Okay button, yan yung enter. Yung back button, menu, home, tsaka yung volume controls. So yun lang mga kaigang, check na natin tong X-Godi Portable Smart Projector. Bali, hard plastic yung build niya. Yan. Tapos nandito yung X-Godi, ito yung mismong front niya, no? Tapos yung lens niya, glass. Tapos yan, nandito na rin yung pang-focus niya. Yan. So wala tong auto-focus para makatapid na rin sila sa cost. Pero meron naman tong auto-keystone correction or auto-orientation. Dito naman sa likod, yan. Makikita niyo yung mga ports. Nandito na yung power button. USB port para sa flash drive. Tapos yung headphone jack, 3.5mm. Tapos meron pa siyang HDMI port kung gusto niyo i-connect yung PC or gaming console niyo. Tapos nandito na rin yung saksakan. Ito naman yung air exhaust. Dito mumubuga yung init. Tapos sa harap yung air intake. Tapos dito sa sides, yan, magkabilaan. Andito yung speakers niya. Yan. Tapos dito sa ilalim, may rubber footing yung base niya para hindi dumula sa table niyo. Tapos 180 yung projection niya. Yan. You know? So pag nakaganyan, pwede mong i-project sa ceiling. Kita niyo naman, no? Habang nakahiga kayo, di ba? Nanonood kayo ng movie. Tapos yan, pwede ding iikot dito sa kabila. You know? Napaka-flexible. Kita niyo naman. Nice! Parang Samsung Freestyle. Tapos naka Android 11 na rin to na may 1GB RAM at 8GB na storage. So yun lang naman mga kaigang, kaya iset up na natin itong X-Godi Portable Smart Projector. So ngayon, pinoproject natin to sa 100-inch na screen. Tapos ganito yung itsura niya pag maliwanag yung paligid. Mas lumilitaw yung quality niya pag madilim yung paligid. Tsaka dapat at least 3 meters away kayo sa pader o screen. Tapos
naka-native 1080p, full HD pa. Tapos since naka-Android 11 ito, pwede rin kayo mag-download ng apps via Google Play Store. Pwede ka mag-download ng Amazon Prime, Disney Plus, or Netflix. Nung nirelease ng XGO dito, hindi gumagana yung Netflix. Pero nag-update naman sila ngayon, kaya pwede na ulit yung Netflix. Pwede mo din i-cast yung screen ng phone mo via Miracast pag naka-Android ka. iMirror or AirPlay naman pag naka-iPhone. Napakabilis mag-pair ng XGODY mapa-Android or iPhone, kaya napaka-optimize ng connection niya. Pero pagdating sa latency, viewable naman pero may kunting delay, kaya hindi ko nire-recommend to for gaming. Meron na rin pala tong built-in 3 watts na speaker. Ito yung sound quality niya. Nakatodo na yung volume, pero kung mapapansin nyo, hindi siya kalakasan, tsaka hindi mo marinig yung bass. Pero yung maganda dito, pwede ka mag-pair ng Bluetooth speaker. On nyo lang yung Bluetooth speaker ng projector at i-pair yung speaker nyo para mas ma-enjoy nyo manood ng movie. Pinakanagustuhan ko dito, pwede mo i-connect yung laptop, PC, or gaming console mo via HDMI. Wala nga lang tong game mode, kaya mag-expect kayo na may konting delay, pero highly playable based sa experience ko. Yun nga lang, may konting jitter or yung parang nakakat yung graphic rendering niya. Sa malayuan, hindi naman masyadong halata. Pero kung sobrang selan nyo sa graphics, mapapansin nyo talaga, lalo na pag close up. Pero hindi naman kasi talaga naka-design for gaming tong projector na to. Kumbaga, bonus feature na lang din na working yung gaming console dito. Kaya pwede na rin for its price. Kaya pwede ka maglaro up to 150 inch. Kahit nakahiga ka pa, pwede ka maglaro. Kasi pwede mo itutok yung projector sa taas since 180 degrees yung projection angle nito. Powered by Android 11, pwede ka mag-download ng apps. May auto keystone correction, native 1080p full HD, at up to 150 inch ang screen projection. Napaka-flexible din ang angle niya kasi pwede mo i-rotate ng 180 degrees. Pwede mo i-project sa pader o kaya sa ceiling. Yung link nito, nasa pin comment lang sa baba. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa XGODY Portable Smart Projector? Comment down below! Teka, makapag PS5 nga dito habang nakahiga. Set up ko muna.